Magandang araw po, Doc Willie to, Doc Lisa. Magbibigay lang tayo ng mga tips tsaka sagot po sa mga tanong ninyo. Marami kasi nagtatanong sa atin dun sa topic natin tungkol sa atay, sa liver, sa gallbladder. Ang dami po mga questions, sasagutin ko po. Ang kinakatakot natin sa problema sa atay talaga yung liver cirrhosis. Liver cirrhosis, pag nasisira na yung atay natin, nag-uumpisa to as fatty liver. Minsan, pag nag-ultrasound po kayo, makikita may fatty liver. Delikado na ba yung fatty liver? Hindi natin masasabi na baliwala. Dati, binabaliwala ang fatty liver. Pero ngayon, sabi ng mga experts, dapat na mag-ingat sa fatty liver kasi pag lumala ito, lalong nasira yung fatty liver, nababalot na po kasi ng taba yung atay natin, pwede na mamaga yung atay. Pag namamaga, pwede umabot sa liver cirrhosis. Liver cirrhosis, nagpepeklat na yung atay natin, hindi nagagana. Napakahalaga po ng liver natin. Kaya tinawag yan na liver, pampabuhay, to make you live. Pinakamalaking organ yan sa katawan natin, pinakamalaki. Daming trabaho ng liver, nag-aalis ng toxin, mga dumi. Pag meron tayong iniinom na gamot, siya rin nagme-metabolize para matanggal yung gamot pag hindi na kailangan. Nire-repair din yung katawan natin, liver din yan. Yung gumagawa ng bile, yung kulay berde, minsan nagsusuka tayo, berde na lumalabas. Yung bile, liver din gumagawa, pangtunaw ng taba na kinakain natin. Nakaipon po yan sa gallbladder. Magkadikit kasi yung gallbladder sa liver. Tapos, sa dugo din. May tulong din sa dugo. At pag-ayos ng asukal at cholesterol sa katawan natin, liver din ang gumagawa. Kaya pag nasira yung atay natin, maraming sintomas, maraming problema. Paano malalaman? Parang check-up kung nag-worry kayo, kung may problema ba kayo sa atay. Ang simple lang po, pwedeng blood test tsaka ultrasound. Ultrasound ng tiyan, medyo makikita na kung may fatty liver, lumalaki ba yung atay, tapos yung gallbladder, titignan din kung may bato ba. Pwede rin magpa-blood test yung SGPT, SGOT, liver enzymes po yan. Pag tumataas yan, ibig sabihin namamaga na yung atay. Pag sobra taas, medyo hindi na po maganda yan. Binabantayan natin yung numero niyan. So, ito po mga tips. Ulit-ulitin ko. Ang dami kasi nagtatanong . Paano papaalagaan ang liver natin para hindi masira? Ang dami kasi nagsasabi na, Doc, anong vitamin C inumin ko? Anong supplement? Anong gamot? Mali po yung strategy . Tuturuan ko kayo. Hindi porke may sakit, ang solusyon, tableta agad . Mali po. Merong mga sakit, kailangan mo ng tableta. Pulmonya, yan, kailangan mo tableta. High blood, diabetes, minsan kailangan mo tableta. Pero pag liver, atay, mahirap ang tableta. Mas maganda, wala o konting tableta. Kasi dyan nga dumadaan sa liver yung mga tableta. Yan ang nagme-metabolize. Baka lalo masira yung atay nyo kung ano-anong iinumin nyo. Maraming tablets na nakakasira. Pero pinaka-safe, yung mga gamot nyo sa tamang dosis, walang problema. Sa tamang dosis ng gamot nyo na iniinom, okay lang po yun, hindi naman nakakasira ng atay natin. Pero pag nasobrahan yung gamot, o baka may supplement kayo na iniinom, di alam ng doktor nyo, kailangan papaalam nyo. Lalo na kung may fatty liver na, may problema na. So, number one tip ko sa may problema sa atay, ititigil yung alak. Yan lang po solusyon, hindi tableta. Ang solusyon, puro iwas. Ito mga pagkain, iiwasan natin. Number one, alak. Hindi na po pwede yung pa-red wine. Red wine, isang cup, o sasabihin, a little wine is good for your health. Pwede yun kung wala kang sakit sa atay. Pero pag may fatty liver ka na, talagang zero alcohol. Zero alcohol. Alak kasi talaga number one nakakasira ng atay. Yan ang nakakatigas . Alcoholic liver cirrhosis. Yung mga manginginom talaga, atay ang tinatamaan. Number two, yung bakuna sa hepatitis. Ang hepatitis,
atay din tinatamaan. So, kung wala pa kayong bakuna sa hepatitis B, may tulong po to. Che-check natin yung hepatitis profile po nyo. Pwede kayo magpa-request. Punta kayo sa laboratory, hepatitis profile. Malalaman kung may antibody na ba kayo, may panlaban na ba kayo sa hepa, o carrier kayo, o positive kayo sa virus, posible din. So, dyan malalaman. Kung positive kayo sa hepa B, medyo mag-iingat po. Maraming Pilipino positive sa hepatitis B, 16%. Napakadami. 16 million Filipinos may hepa B. Malaking problema po to eh. Saan nila nakuha? Kadalasan yung nanay nila may hepa B, napasa dun sa anak. Tapos hindi na nabakunahan yung baby, nahawa tuloy. Hepa B, nakukuha din sa pagtatalik. Kung yung partner may hepa B, nakakahawa rin yan, sexually transmitted. Pagsalin ng dugo, hepa B. Yung mga turok, kahit anong turok, mga droga, palit-palit ng needle, hepa B. Hepa B may gamot ba? Actually, healthy living din. Papacheck po kayo sa gastroenterologist. Ganun na lang ang shortcut ko. Pag hepa B positive kayo, pacheck kayo sa gastroenterologist at siya na magte-test. Merong mga blood test. Sisilipin kung may gamot na babagay sa inyo. Merong instances mabibigyan ng gamot. Mamahalin lang, matagalan lang, pero merong mga iba pwede. Pero kung hindi man kaya, itong mga pag-iwas lang natin, ha? So, alak. Tapos, syempre, ang problema din kasi sa atay, pag fatty liver, dahil po sa pagkain yan, eh. Lahat ng bawal, yung mga matataba. Yan, bawal. Fatty nga, eh. Nabalot ng taba. Mamantika, kain sa fast foods, puro prito, kain sa labas, pagkain sa kalye, medyo madumi. Lahat po yan, nakakasira ng atay natin. Kaya pinakamaganda, lutong bahay. Tapos, yung hepatitis A, ang hepatitis A sa maduduming pagkain yan. Hepatitis B sa dugo, parehong atay ang tinatamaan po niyan. So, pag natama kayo nito, may damage konti. Iwas din para lumakas ang atay nyo, bawas timbang. Yung mga taong overweight, mataba, mas nagkakaproblema sa atay. Yung may diabetes, nagkakaroon din ng problema. So, panlaban nyo talaga dito, healthy diet. Yun talaga. Plus, mag-iingat din tayo sa liver cancer. Maraming may nagko-comment nga eh na may kamag-anak sila, namatay sa liver cirrhosis, namatay sa liver cancer, yun iingatan natin. So, ito po yung mga sintomas. Binigay ko na sa inyo pag-iwas, ha. Ano itong mga tips ko, ulitin ko mamaya. Sintomas naman ng liver problem. Paano nyo malalaman kung may problema na sa atay? Siyempre, maganda blood test, di ba? O minsan kasi hindi matay na naka-blood test. So, ito po, mga sintomas. Number one, pwedeng madali magpasa. Siguro, konting bangga lang nagpapasa. Maraming dahilan nagpapasa, pero yung madalas magdugo, magpasa, konting bunggo lang, ang atay din kasi ang nagko-control ng blood clotting. Ang galing ng liver natin, yung pagbuo ng dugo. Kaya pag may sira ang atay mo, liver cirrhosis, hindi na nagbubuo yung dugo. Matagal dumugo yung sa ipin o bag nireregla. So yan, number one, madali magpasa. Number two, laging pagod, hinang-hina, wala naman dahilan, nanghihina. Bakit nanghihina? Kung mataas na ang toxin eh. Kasi nga hindi na nagpa-function yung liver, dumadami yung dumi sa katawan. Pwede yun, manghihina. Number three, dahil nga maraming toxin, suka ng suka, walang gana kumain, parang laging matamlay, posibleng liver problem din yan. Number four, namamaga, medyo parang manas yung mukha, parang a little puffy. O yung kamay, medyo masikip ng sing-sing. Tapos sa tiyan, medyo lumalaki yung tiyan. Ascites po tawag diyan eh. Ang mga taong may liver problem, yung mga malalala po, lumiliit yung muscle. Tingnan yung mga alcoholic, maliit ang muscle nila sa kamay, sa paa, tapos yung tiyan nila lumalaki.
So, yan po ang sintomas ng liver problem. Nakikita niyo yan, yung itsura. Yung manginginom, tapos payat na yung kamay, muscle wasting, tapos yung tiyan lumalaki, may tubig yung may tubig yung tiyan. Ascites po tawag diyan. Ang manas ng liver kadalasan sa tiyan, a little dito sa mukha, sa paa hindi gaano. Sa paa hindi gaano. Yan po yung secret. Pag ang paa nagmamanas, kadalasan puso eh. Manas. Pwedeng nagmamanas yung paa dahil ano lang, baka may varicose, lagi nakatayo. Pero yung malalang pagmamanas sa paa, kadalasan puso yan. Yung mukha ang maga, tapos konting maga sa ibang parte, kadalasan kidneys eh. Kidneys mukha. Pero pag tiyan ang namamaga, ascites, may tubig ang tiyan, liver yun. Yan ang mga secret tips natin. Hindi po 100% pero kadalasan ganun. Bakit nagmamana siyang may problema sa liver? Dahil sa protina. Yung protein bumabagsak eh. So pagbagsak ang protina, yung albumin, yung tubig ng katawan, di na na-maintain sa ugat, lumalabas na. Lumalabas sa ugat natin, kaya nagmamanas. Kaya yung mga may liver problem, ano pinapakain natin? 10 egg white, yun ang binibigay. Siguro may tulong. Egg white kasi may protein. Kailangan nila protein. Pero ayaw na natin umabot doon. Ayaw na natin umabot doon. Pang liver cirrhosis lang yun, ha? So huwag mo nakakain ng egg white yung iba. Number 5, sumasakit din dito sa may liver. Asan yung liver nyo? Kanan. Sa baba ng ribs. Sa may kanan. Parang mas hapdi. Kasi may capsule yung liver eh. So, may balot yung liver. Pag namamaga, na-stretch yung capsule, masakit. Parang tumutusok dito sa paghinga, meron din. Tsaka doktor na, kami meron kami technique eh. Tinatap namin. Diba to? Parang tambol yung tiyan ko. O, wala. Ibig sabihin, pag maga ang liver, iba ang tunog. Parang matigas, parang tug-tug-tug. Pero kung parang tambol, parang drum, ano yan. Mahangin, GERD or IBS. Mga classmate ko na IBS, irritable bowel. So, masakit ang tiyan. Number 6, ito po medyo serious symptom na yung paninilaw. Pag naninilaw na, jaundice ang tawag dyan. Madilaw ang mukha. Ang first naninilaw ang ano eh, conjunctiva. Ito sa ilalim ng mata, ginagano namin eh. Sa ilalim ng mata, makita nyo kung kulang sa dugo, yan, anemic, maputla. Pero kung madilaw, pag madilaw yung mata, jaundice. Ibig sabihin, may problema sa atay or sa gallbladder. Bakit naninilaw? Yung bilirubin. May bilirubin din yung katawan natin. Sa liver din yan, nag-iipon eh. So, madilaw ang mata, plus kasabay niyan, yung ihi, kulay tsaa. Dark yellow. So, sa mga may hepatitis, yan po symptoms. Pero kung hepatitis A and B ka during the acute stage, sandali lang maninilaw, after 2 weeks, 3 weeks, gagaling na. Pero kung liver cirrhosis na talagang scarring, medyo sira na yung atay, pag madilaw, madilaw na. Okay? Next symptom, ito po, ugali, nag-iiba. Ito yung tinatawag na hepatic encephalopathy, medyo late stage na to. Kanina mga early stage na symptom. Yung late na, sabihin, yung lason ng mga toxin hindi na malabas, yung dumi sa katawan, pumupunta na sa utak. So pag pumupunta sa utak, nahihibang na yung pasyente, nag-iiba ugali, nakakalimot, at tulog na ng tulog. Tulog na sila ng tulog. May gamot sa liver cirrhosis, mahirap gamutin. May gamot pero mahirap. Mahirap po, halos hindi na ma-reverse eh. Ayaw naman namin sabihin na hopeless, di ba? Wala namang hopeless. Pero gusto ko, huwag tayo umabot doon. Kayo po na may experience na may liver cirrhosis, liver cancer, comment po kayo para yung mga kababayan natin na sumunod na sa tips ko. Huwag na abutin doon. Ha? Kung meron tayong cigarette tax, dapat may alcohol tax din eh. Kasi matindi yung alak. Huwag nyo na subukan. Ako hindi ko na sinubukan. Nung bata ako, umiinom ako. Pero, syempre, bata ka. Gusto mo magsubok-subok, hilo-hilo. Pero, wala naman makukuha doon. Masisira lang utak natin.
So, ano na lang, trabaho na lang, iba na lang pampasaya, huwag na alak. So, yan na, sinabi ko ng mga symptoms, madilaw mata. Number 7, ugali, nag-iba. Number 8, merong liver problem na mapula yung palad. Ibang klase yung pula niya, palmar erythema. Parang may pula siya dito. So, sign of liver din yon. Tapos, meron pa isang symptom sa tiyan. Kung siguro tingnan nyo yung tiyan nyo, merong spider angioma. Ang spider angioma, para siyang ugat na maliliit na hugis spider sa may tiyan. Pula siya na parang, para siya naka-ekis na ganyan, na maliit. Para siyang spider talaga. Tapos, pag pinindot mo, nawawala. Symptom yun ng liver problem. Hindi alam bakit yun, pero basta may liver problem, may pula-pula sa tiyan, tingnan nyo tiyan nyo. Ako nga, lagi ko din itapos yung kamay nyo kung may pula. Symptom din yan. At number 9, ang problema nga kung barado na yung liver cirrhosis na, dahil nga hindi na makapasok yung dugo din sa liver, nagbabarado. Ang nangyayari, nag-iipon ng dugo. Yung mga ugat na papunta sa liver, nagbabara, kumakapal, lumalaki. Alam nyo, anong mga ugat na mamaga? Medyo nakakatakot to eh. Ang namamaga, yung ugat natin sa tiyan at ugat dito sa esophagus, dito sa lalamunan. Dahil nga nabara sa liver, namamaga yan. Nagkakaroon ng esophageal, esophagus varices, parang varicose. Nakakatakot kasi pag nagkaugat-ugat yan dito sa esophagus, ang bilis dumugo. Pag dumugo, hindi mapigilan. Susuka ng dugo, tatay ng maitim, may dugo. Hirap gamutin. Hirap gamutin. Alak lang naman titigilan. Ito po yung mga questions nyo. Sasagutin natin. So, paulit-ulit ang tanong. Ang tanong po ninyo, anong gamot, Doc, iinumin? May mga silimarin, may mga vitamin. Ang sagot ko po ay hindi. Kung binigay sa inyo lang ng doktor ninyo, sige. Pag doktor nyo, gastroenterologist binigay sa inyo, okay lang yon. Pero para sa akin, hindi po yon ang pinakasolusyon. Ang solusyon, puro kain, ayusin nyo. Healthy living talaga. Talagang malinis na ano. Kasi kahit anong gamot, dapat pag-iingatan natin. Yung iba, pag may fatty liver, ito depende po. Nagbibigay ng statin, yung mga simvastatin, atorvastatin. Medyo mahirap ibigay eh. Kung sa akin, pwede mo ibigay, bababa konti yung kolesterol, yung taba. Pero pag nabigay mo naman ng matagalan, may baka mamaga lalo yung atay. Kasi isang side effect nito, posible mamaga din yung atay. So yung gamot mo, hindi mo alam kung makakatulong o hindi. Kaya hindi ako ganun kahat dito sa pagbibigay ng statin. Pero kung bigay ng doktor nyo, okay lang. Kung tingin niya, tama yun sa'yo. So anong best way? The best way is lutong bahay. Okay? Lutong bahay. Sabi ko nga, i-zipper yung bibig. Diba? Yan ang turo nung uncle ko eh, si Dr. Ador Junicio. Sabi niya, secret yan is zipper para tumigil. So, ganito gagawin ha. Sa lahat na may problema sa atay, pakitag, pakishare, fast foods, iwas na. Nakita nyo ba dating palabas nung sa, ano ba yan? Super Size Me? Super Size Me, isang tao, nag-experiment siya, kumain siya McDonald's, fast food, everyday. Sinubukan niya sa katawan niya, ano nangyari? Akyat yung liver enzymes niya. Namaga yung atay niya. Kakakain niya ng french fries. Hindi bawal kumain. Pero wag mo aaraw-arawin. Kasi pag inaraw-araw mo, mapupuno yung atay natin. So, fast food, kahit ako makain din, paminsan-minsan. Kasi prito eh. Mantika eh, prito. Tapos yung pagkain sa kalye, yung mga laman loob. Ang mga laman loob po, ang taas ng kolesterol niyan. Grabe, mga bituka, small intestine, mga ano. Masarap, pero chicharon bulaklak, bawal na bawal. Ano yan eh, mesentery yan eh. Tapos, yung bilog-bilog ng chicharon bulaklak, lymph nodes yun eh, kulani yun eh, nakain. So, wag na lang po. Lahat ng pulutan, gusto nyo ng mani, nilagang mani, pwede.
Pero kung pritong mani, bawal. Maalat, di ba? Salted pa. Mamantika pa yung mani. Tapos, minsan nasakali pa, may pollution pa, di ba? Talaga masisira yung atay natin. Mga chichirya, mga junk foods, chips. Daming asin, daming ano, hindi po maganda. Mga pulutan. Yan po iiwasan natin. Alam nyo naman yung mga pagkain eh. Tumikim na lang kayo konti. Gusto mo, isang perasong lechon. Pero hanggang ganun na lang. Tapos anong gagawin? Anong detox? Tinatanong nyo, Dok, anong detox? Ang detox, iwas dito sa pagkain to. Iwas sa mga bawal. Yan ang detox. Baga mag-fast food, detox na yan. Kung gusto nyo talaga mahaba buhay, vegetarian, puro gulay na lang. Kami nga pa, nagulay kami. Ampalaya, sitaw, wala nga baboy halo eh. Konting mantika lang, konti lang luto, tapos may sibuyas, kamatis, gulay lang, ganun lang, simple lang, kanin lang puti. Sinaing, wag nang sinangag, masyadong oily eh. Oily na, maalat pa, mamaga tayo sa alat. Gulay lang, isda lang, kung kaya nyo inihaw, o ibang luto, o steam na gulay, ginagawa ni Doc Lisa. Tapos prutas. Kahit anong prutas, okay. Mga mansanas. Mansanas may tulong po. Eh. Mga detox yan eh. Yung mga dumi sa katawan. Kung mahilig ka kumain ng masasama, naninigarilyo ka pa, syempre bawal yan. Sabayan mo ng mga prutas. May tulong po. Nakaka-counter siya eh. Mga apple, strawberry, medyo mahal. Saging, kalamansi, mga mura. Yung mga mura natin prutas. Kahit anong prutas. Basta pa konti-konti. Anong klaseng prutas? Gusto ko assorted. Ang prutas nyo, wag naman sa prutas yun lang. Yung iba, araw-araw lemon. Wag naman ganun. Ang secret po, sinabi ko na, hindi tableta, hindi vitamin. Vitamin po, may overdose din ha. Ingat. Pag na-overdose sa vitamin, liver din ang lagot. Sira din yung atay. So, yung vitamin, ako pa minsan-minsan lang, every 2 days. Hindi rin araw-araw, baka sumobra eh. Kasi marami ka na kinahin. So, prutas, gawin nyo po assorted. Sabi nga, kumain ka ng lahat ng kulay ng rainbow. Red, orange. May kulay red na prutas, pakwan. May orange na kulay. Carrots, napakaganda ng carrots. Yellow, green na gulay. So, mas maraming kulay, halo-halo yung mga antioxidant, very healthy po. Pwede kayong mag-juicer. So, yan lang po ang pinaka-detox. Vegetable, gulay, prutas, at iwas doon sa mga ibang bagay. Ito pa, sinacheck ko yung mga notes ko eh. So, yun po ang pinaka-tips natin para sa inyo, para maalagaan yung atay. Sa gallbladder, ganun din po. Kadalasan kasi gallbladder stone eh, may bato. Bakit nagkakabato? Taba din. Taba. O pwedeng calcium. O baka maalat kayo kumain. Patis, toyo. Naggagawa ng bato yung gallbladder. So, pag nagbara yung gallbladder, mababarahan din yung liver. Maninilaw din. Kasama rin yun. Ha? So, nilinaw ko na po. Ha? Ito yung mga tips natin. Walang shortcut. Ayusin nyo yung pamumuhay nyo. Sa masustansyang pagkain, yan po talaga pinakal. After a few months na maganda itong mga kinakain nyo, gaganda ng kulay ng mukha ninyo. Mas may kulay na kayo. At matatanggal na ito yung mga dumi-dumi. Baka yung fatty liver matanggal pa. Diba? So, yun lang po ang solusyon. Hindi tableta. Kasi baka lalo pang lumala. Kasi yung mga tableta nga, doon po dumadaan. So, sana nakatulong itong explanation ko tungkol sa liver, sa atay, kasi napakahalaga po nito. Kung sa kidneys, di ba, bato, sa kidneys, pag nasira, may dialysis, may transplant. Sa liver, pag nasira, liver failure, walang dialysis eh. Walang dialysis dito. Liver transplant, mahirap. Mas mahirap pa yon. So, kailangan bantayan yung atay natin. Pag nasira, mahirap eh. Ang kidney nga, mahirap. Pero kahit papano, may dialysis, may transplant pa. Pero pag liver, baka hindi tayo malive. Kaya nga pampabuhay. So, alagaan ninyo yung atay.
tigil na alak, tama na yung mga patikim-tikim, sabi ni Doc. Diba? Pwede ka naman paminsan-minsan, pero kung gusto niya talagang healthy, iwas na lang. Tapos doon sa HEPA B, huwag malulungkot, kahit HEPA B positive, sundin lang itong mga tips, mga alak, ingat, bawas po. Marami naman nabubuhay ng normal eh, kahit may HEPA B. At plano ko nga talaga in the future, yung mga may HEPA B sa Pilipinas, medyo public health to, kailangan tulungan natin eh. Kasi hindi sila maka-abroad, hindi makatrabaho, kailangan may suporta to ng gobyerno, tsaka meron tayong mga murang projects na mabibigay ng gobyerno, baka mga vaccine, o yung mga, kasi 16 million sila eh, na may HEPA B positive, na para din hindi makahawa sa iba, at magkaroon ng kaalaman para at least mabuhay sila ng maayos. At hindi na kumalat sa bansa natin yung dami ng may HEPA B. Okay? So, God bless po. Paki-like po, paki-share para makatulong sa ibang tao. So, kahit gabi.